kay Buko. Magandang hapon po sa inyong lahat dito po sa ating Itanong Mo kay Buko. Pechay! Yan, magandang hapon po sa ating 127 viewers na. Kuya, di pa tayo nagsisimula. Okay, nakita ko yung opening natin na yung mga bigating mga nakita ko rin sa makikipag-contest sa'yo. Ano ba yung mga bigating na yun? Abangan nila yan. Yan ang Baliwag Biggest Loser 2020. Siyam kaming bigatin, Kuya Buko. Abangan nila, nag-start po kami ng July 1, ang tapos namin September 1. Sana, nagdadasal kami na sana medyo pumayat. No? Ano ba premyo dun sa pabigatan na yun? Nako, malaki, Kuya. Ang pinakamalaking makakalus ng timbang at 12,000 pesos plus Herbalife products worth 1,000 pesos. Yun naman pala. May second and third pa yan, Kuya. Ah, okay. Yung second place, 5,000 pesos plus Herbalife. Yung third naman ay 3,000 pesos plus Herbalife. Pero yun lang ang kasali? Yung mga nandun lang? Yes, kaming siyam lang. Kaming siyam lang muna. Okay, simula pa lang po yan. Abangan nyo po kami in 2 months. Ngayon po, nais nating mag-shoutout muna sa mga maaaga nating kasama sa programa, si Pamela De Vera Barrera, Obet at Deng. Kaninang tanghalian po namin ito. Yes. Inihaw na tilapia at hito. With masarap, buro. Masarap, sulit, sariwa. At yung liempong inihaw ni Ed Sanggalang. Yan, o. Nanonood ang aking kapatid, si Eric, si Elmer, ang aking sister-in-law, si RC. Ang misis ko, si Doktora Kichi, watching. Si Coco, hi, anak. Si Ayo. At all the way from California. Yan. Nanonood, Tita Neneng, Tita Candy, Sandra, hi. Tita Bing, Najwa, si Jason, Ari, and Emmy, Albert, Athena, Candice. Maraming hello, salamat. Hello, si Kapitan Ilyong Buenaventura, ang mahusay at masipag naming kapitan. Thank you for watching, Kapitan. Hi, Cap. At sa bukid, sa dalayam sa pantalla, ang aking Inang Lusing. Inang Lusing. Magandang hapon, Tita Cora. Thank you for watching. Tita Cora. Yes. Ayan. Si Fine Reyes Vairan Antoni. Happy birthday po, Julian Reyes Vairan. At kay Jocelyn A. Mariano, shout out po sa Family Agulto at Desiderio Family. Yan, Kuya Buko. Syempre batiin din natin yung ating masipag na staff. Birthday din ngayon. Happy birthday, OJ Hotdog. Yan pala. Si Jokor nag-text, sabi ni Jokor, paki-bati naman po ako. Oh, Jokor. Shout out sa iyo, Jokor. At kay Inang Lusing, ha, maraming salamat sa live stream. Okay. Nagpapa-shout out din Jocelyn Mariano, Julian Reyes Vaira, Garrett De La Cruz, Marilu Ramacula Cantillo, Leslie Dimaapi, Eva Tayao, Mary Grace Consihala, Mary Grace Marcelo Bautista, Antoinette Hernandez, nanonood kuya, si Bukal Alan Ray Baluyot. Wow! Hi, Bukal! Yan. Pare ko yan, ninong ni Coco yan. Kuya Joey Esteves, nag-review na daw, hello! Ayan, si turnaround winner, Secretary Ivy Marcelo nanonood, kamusta? Kita SB Mercados, kita Neneng, sabi niya, eto, magpupuyat yan. Na lawang kami. O nga pala, kasi may time difference. 12 hours difference Bel Pajarillo, Edelson Espiritu, Nelson Gigante. Yan. Oh, eh nag-share pa ng video si Inang, oh. Oh, yung lola ko, ilang taon na ba yan, Tito Nars? Ilang taon na ba, Tito Nars, si Inang? 91 na yan, kita nyo, oh, ayan, oh. Reg Mariano and Mariano Family, Christine Hernandez from Bukawi. Yan, Kuya Buko. Paliwanag okay. Muna natin ano ba yung mangyayari ulit dito sa ating programa. Ang programa pong ito ay Itanong Mo kay Buko, kung saan pwede po kayong magtanong ng mga usaping legal at sa abot ng aming makakaya, kasi pareho po kami magkapatid, parehong abogado, pipilitin po namin masagot ang inyong mga katanungan. At may bonus pa. Yan. Bukod sa matututo kayo sa inyong mga katanungan sa usaping legal, pwede pa rin kayong manalo. Paliwanag mo, Peta. Yan. Bago kayo paliwanag, i-share nyo na po itong video, itong live video natin. Dahil alam natin ang inaabangan talaga dito, Kuya Buko, yung ating mga trivia questions. Yes. Pag kayo po ang unang nakasagot ng tama sa aming trivia question, mananalo po kayo ng tulong pangkabuhayan mula sa Alaska
Milk Corporation. Yan po ay 26 kilos ng Alaska kondensada worth 5,000 pesos. Huling linggo na to. Yes, last batch na ito, Kuya Buko. Sa partnership namin sa Alaska, ito na ho yung huling linggo na sponsor sila. Kaya nagpapasalamat tayo, Kuya Buko, sa Alaska Milk Corporation. Kay Attorney Maria Angela Esquivel, maraming salamat sa limang linggo. Yes, limang linggo. Limang linggong pag-sponsor ng 10 Alaska Milk, 26 kilos. Alaska Starter Kit worth 5,000 pesos each. Pero Kuya Buko, may sponsor din tayo ngayon linggo eh. Oo nga, bukod sa Alaska Milk Corporation, may karagdagan pa kami. Ah, may pa-premyo kami na 10 Alaska Milk boxes, 5,000 each, at 10 washing machine! Wow! 10 washing machine! Sangka pa! Diba? Pakita mo yung washing machine. Hindi po siya nagbibiro. Ha? May nag-sponsor po si Tita Emily Ibasco. 10 washing machine! At eto po yun! 10 washing machine ng Ariel Sabong Panlaba. Ayan! Mukha lang po washing machine. Uh-oh. Pero ang laman po nito, sabong panglaba. So, 10 po nito. So, pag nanalo kayo, may Alaska Milk ka na worth 5,000 pesos na kondensada pang negosyo at may kasama pang isang washing tub o washing machine na Ariel powdered panglaba. So, ito po ang sponsor natin ngayon. Ha? So, next week, iba naman po ang ating ipapapremyo. Ang amin pong nakatakda ng bibilhin, sagot po namin ni Pecha ito next week, ay mga grocery, pangkabuhayan. Tulong pangkabuhayan na grocery package. Pero abang-abang yan. Ito, sagot natin. Oo. Pero kung gusto naman mag-sponsor ng PureGold, baka naman. Okay, SM. Yan. O, sige. Sa 10 winners to, Kuya Buko. Yes, 10. 10 winners. Ha? May kasama nga isang washing machine ng Ariel. Yan. Okay, Kuya Buko. Sabi ni Joker, tuwan-tuwa daw si Inang. Inang, gusto ba ng washing machine? 91 years old na po yung aming lola. Taga Candaba, Pampanga. Okay. Kuya Buko, simulan na tayo. Sige. Okay, simulan natin na yung mga ating mga kababayan na merong tanong legal, ito na po yung inyong pagkakataon. I-comment nyo na po yung inyong legal question para masagot po natin ngayong hapon. Si Maricel Santiago mula sa Bayan ng Pandi. Ng Pilak. Ayan. Thank you for Hello, watching, Maricel. Pangulong Maricel, yan. Belated happy birthday. I-share nyo na po itong aming live video para po may chance kayong manalo. Pag kayo po ang nakasagot ng tama, i-validate po yan ng aming mga staff kung nakashare po sa inyong wall na public share po para manalo kayo. Tama. Okay, Kuya Buko, start tayo sa legal question. Okay, unang tanong, Attorney Buko, minura at tinutukan po ako ng baril ng kapitbahay namin. Ano po bang pwede kong ikaso sa kanya? Okay, kung tinutukan ka ng baril at tinakot ka, nasasaktan, pwede mong kasuhan kasi yan ng grave threats. Ah, at yung pagmumura ay oral defamation o slander, pero kasi yan dapat merong threat eh, yung grave threat, no? Tinreten ang iyong buhay, tinreten kang sasaktan. So kung yan ay ginawa sa iyo, ay ang suggestion ko, pumunta ka sa pinakamalapit na presinto, i-report mo ito para makasuhan. Yan. Okay, malinaw ha. May pwedeng ikaso kung kayo po ay tinakot at tinutukan ng baril, Kuya Buko. Yeah, shout out Consi Macueng Kando, Parulan Plaridel, Charmaine Luis, Yasmin Santos Mercado, Aisa Lopez Alcantara, Reg Mariano, si Cesar Chico, suki po ito. From Vancouver. Hi Cesar. Suki natin to every Monday. Yes. Saka si Edelson Espiritu, pa-shout out sa Espiritu family. Yan. Christine Ramirez, Charmaine Luis, hello and God bless. Gretchen Almario, Andrea Buenaventura, Yasmin Santos Mercado, Jayza Rivera, Hershey Bautista, yeah, Linate Garcia Umali, hello po. Saka pala si Konsehal ng Valenzuela City, dating presidente namin sa NMYL, ha? Si Marlon Alejandrino. Idol! President. Nanonood lagi yan. At kanina, bisita natin yung executive director ng National Movement of Young Legislators, si Pichi Fritzy Aguado. Hi, Ma'am Pichi. At si Jane Sunga. Ha? Maraming salamat. Okay. Okay. At sila, lagi nakatutok daw sila, Kuya Buko. Batiin natin yung mga taga San Gurian Barangay ng Santa Barbara. Hello po sa inyo dyan. May Nanonood. Mactan Cuevas, Jocelyn Mariano,
Torres family, pinapabati niya. Si Consel Anel Quiñones ng Bustos. Oy, Consi Anel. Yan, kumpare ko yan, kumpare ko yan. Okay. Kuya Bukos, simulan na natin ang ating trivia question. Naku, ito ang inaabangan eh. Ang yan tanong, nakapag-review po ba kayo? Mag-heart nga po yung mga nakapag-review para sa trivia question. Garapata ba yan? Garapata po. Ganto ka nga, kuya. Ay, oh. Ito kaya eh. Okay. Okay. Paalala, kailangan po nakashare yung ating live video para po may chance na kayo manalo. Kaya mag-share. Ay, nakita mo, ang daming nag-heart oh. Diba? Okay. Oh, Tangos daw, Charmaine Luis. Tangos. Hello sa mga taga-barangay Tangos. Okay. Fajardo family ng Sullivan. Tita Sally nanonood. Asawa ni Tita Makinabang, nakatutok. Yan, Tita Sally. Okay, unang tanong, okay. Ha? Get ready na po at share nyo na po itong ating live video para may chance po kayong manalo. Si Elmer daw nag-review ng matindi. Ay, malabida! Best Resurrection mula all the way from Los Angeles, California. Ang ganda ng bahay yes, niya. Yes. Nasa taas elevated. Ng hill, Yayamanin. Baka naman! Yes, salamat. Hello po at maraming salamat po. Ayan. Unang tanong. Okay. Trivia question. Ito na po ang tanong. Kung ang panganay na babae, kapatid ay ate. Okay? Kung ang panganay na babaeng kapatid ay ate, ang pangalawa ay Ditche, at ang pangatlo ay Sanse, ano naman ang tawag sa pang-apat na kapatid na babae kung hindi siya bunso? Oh, kasi baka bunso ang sabihin. So, Ate, Ditse, Sanse, ano yung pang-apat? Pero hindi siya bunso. Hindi siya bunso. Yan. Kasi si Ditching Tina, Pancho. Di ba? O, Ditse. Libre yan. Ditching Tina, Pancho. Libre yan. Baka naman. Kaya siya Ditse. Yung pangatlo, Sanse. So, ang tanong natin, yung pang-apat na ate. Pero hindi pa siya bunso. Yan. Sa lalaki, ang kuya, panganay. Mm-hmm. Pangalawa, Dico. Ay, si Tito Nardo, kabisado. Sangko. Ngayon pang-apat ay next week na yun. Next week. Si Maricel Santiago pa, ng sekretarya ng barangay ng Hinukay, ni Kapitan Waka, nanonood rin. Yeah. Thank Tita you for watching. Doña Nelia De Vera nanonood. Hi, Tita Nelia. Naku. Sumasagot, ate daw. Mali po. Yung panganay, ate. Ate. Pangalawa, Ditche. Pangatlo, Sanse. Ano yung pang-apat? Ano yung pang-apat? Pa-shout out Manalaysay Gervasio family ng Makinabang. Hello po. Ang sagot ni Tita Sally at ulit. Ulit. Ang kulit. Ang kulit-kulit po. Sabi ni Sec Ivy, ate at turn around. Ay, sabi ni Kuya Elmer, sitse. Hindi, sabi ni Enrico Tan, shense. Pangluto 'yun eh, pangluto 'yan. Ana Teresa Valentino Ramos, kaka. Oo. Corazon San Agustin, bunso. Si Rex Medina sagot inso. May nakakasagot na po ng tama, validate. Pero para manalo, kailangan po i-share nyo itong video na to sa inyong page. May mga nagsumasagot po na wala pang share badge, kaya i-share nyo na po. Yan, Pangulong Vladis, wala ka pang badge. May sip-sip sa'yo. Hello ma'am, every live mo po lalong gumaganda. Bigyan ng jacket to. Si Beauty. Oh. Si Beauty, Francesca Marie. Sabihin mo lang, salamat Shopee, Beauty. Okay, ano yung pang-apat? Pang-apat. Kung yung panganay na babaeng kapatid, ate. Yung pangalawa, Ditche. Pangatlo, Sanse. Ano yung pang-apat? Si Aiza Lapos Alcantara, Ading. Si Mary Grace Angeles Palenque. Si Hershey Bautista, Inse. Okay. Sagutin na natin. Ang tamang sagot po ay... Teka, galit. Ate. Ditche. Sanse. At Sitse. Sabi ni Doña Nelly, kutong lupa. Meron pang sumagot, Tin Flores Hoson, Inka. Inka, hindi. Ayan. May tamang sagot na. Sitse. Sitse. O, diba? Okay.
Dito alam yan, ha? Alam mo ba yan? Oh. Oh, dito lang yan sa itanong mo kay Sitse. Diba? Yung pamilyang Pilipino, dapat eh, alam yan. Oh. At ang nanalo, okay. Yan, may nanalo na. Ang napanalunan, Kuya Buko, 26 kilos ng Alaska kondensada at isang washing machine ng Ariel Sabong Panlaba. Oh, baka yung totoo, ano ha, si Elmer, oy, asa na yung washing machine? So talaga, bidabida. Tatahalak mo ha, si Pepe. Ay, bidabida! So ang nanalo ay si... Ay si Ginang Tintin Velasquez Cow! Congratulations! Ayan. Balik tayo, kuya, sa legal question. Oh, no. Maria Luisa Carrizosa. Naku, sitsi pala. Ngayon ko lang naalaman. Oh, diba? Sitsi, diba? Diba, diba? RC Oliveros, pa-shoutout from Plaridel, Bulacan. Okay, Kuya Buko, legal question tayo. Okay, okay. Ha? Yung may mga katanungan legal po, i-comment nyo na po. At yan po ay isusulat ng aming mga staff para po masagot natin ngayong hapon. Mm-hmm. Okay, Attorney Buko, pwede po bang itutok ng kapitbahay namin ang kanilang CCTV camera sa bahay namin? May paglabag po ba ito sa aming privacy? Yan, usong-uso ang mga CCTV ngayon, kuya. Pwede ba yan? Itututok sa bahay mo yung kanilang CCTV? Alam mo, may actual na kaso na ganyan. Yes. No? May actual case na lahat ng CCTV niya, itinutok niya rin sa kapitbahay niya. Yes. Ha? At nagreklamo yung may bahay at sinasabing ito'y paglabag sa kanyang privacy. Tama siya. Mm-hmm. Ito ay paglabag sa privacy kung may papakita na ang layunin nung nagtutok ay makita ang bawat pagkilos ng kanyang kapitbahay. Mm-hmm. Yung po kasing CCTV ay dapat proteksyon. Proteksyon ng may bahay. So dapat ipakita na ang kanyang pwesto o paglagay ay para makita niya ang mga papasok at lalabas sa kanyang bahay. Kung ang CCTV ay tinutok sa kapitbahay at ang obvious na dahilan ay upang masilip o masilipan ang kapitbahay, ito po ay paglabag sa Data Privacy Act at sa Right to Privacy, mm-hmm, sa ilalim ng Civil Code. No? So, bawal po iyan. Yan. Okay, Kuya Buko. Malinaw yan, ha? Okay, okay. Shoutout muna tayo, Kuya. Oy, Consihal Odie Perez from Bustos. Yan. Ha? Hi, Consi. Wilson Bonifacio, Bustos Tourism Office. Yan. Violeta de la Cruz, magandang hapon po sa inyo. Lamy Dix, ayaw ko sabihin ng pangalan. So, Lamy Dix. Rochelle Garcia Natak, Joy Pereña Escobillo, Tintin Velasquez Cao, siya yung nanalo, no? Oo, congratulations. Oo, congrats. At Marilu Damian, Kunsihala. Kunsihala, Marilu Damian. Di pa daw siya nananalo. Eh, si OJ nagko-comment, happy birthday, OJ Hotdog. Yan, bawas muna ang toma. Pakarbonara ka naman. At fried itik, masarap din. Masarap. Oo, yan, si pinsan natin, si Johnny Ingal. Oy, Jan, andyan na yung aking mga birded dragon, yan, na lizard. Maraming salamat. Yung pinsan kong yan, yung inaanak ko yan eh, si Jan. Maraming alagayan ng mga kung ano-ano, tarantula at mga lizards. Ayan. Ryan Reyes, Byron Anthony, pa-shoutout, happy birthday kay Joy Gonzalez, Rose Ann de Guzman, from Tangos, Julian, Eva Tayaw, pa-shoutout po sa Barangay Subic, Crisanta Cano, Yasmin Santos, Gretchen Almario. Sabi ni Charmaine Luis, ha 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 ha, sit si rit sit, alibangbang. Iba po yun, sa batibot po yun. Okay. Okay. Next question tayo. Diba, di sila makapaniwala na may sitse, no? Sitse. Tamo, linggo-linggo, dagdag kaalaman sa inyong lahat. Ha? Yan, Olaes family. Yes, San Antonio, Navileta, Cavite. Wow, layo na nakarating. At Judy Garcia Martinez, Emmanuel Evangelista, Consi, Marilu, Austria, Consihala. Consihala, sana manalo ka na. Okay. Okay, Kuya Buko. Pangalawang trivia question na natin. Yeah. Okay, get ready, okay. I-share nyo na po itong ating live video para po may chance kayong manalo. Shout out, Bulakenya vlogger Jasmine Domingo. Yan. Okay, tanong. Ha? Saang bansa unang naimbento ang pagkaing French fries? Diba, nandun na yung sagot? Oo, parang nandun eh. French fries? Oo. Saang bansa nagmula ang pagkaing French fries? Yan. Sa parang giveaway ito, ah. Oo. Sa fries ba? Saang bansa unang naimbento ang pagkaing French fries? Yan. Sagot na po. Yan, sagot na po. Millet, happy, French?
Wala ko yata ganyang bansa. Okay. Jean okay. Garcia. Hula na po. Oh, ayan. Sagot na po kayo, ha? Pwede na. Shout out Arturo Marquez. Ang Paris po ay hindi bansa. Ayan. Marife Yalong, sagot niya Paris. Sa French? Sabi ni Aldi Cochila Castro, French? Cora Almazar, French. Christopher Cruz, Paris. Tita Cora, Europe. Tita dapat bansa. Oh, bansa. Kontinente bansa. Po yan. Corazon San Agustin, Italy. Italy. Ah. Maraming Cristi Angeles, US. Oh. Saan nga ba bansa unang na-invento ang pagkaing French fries? Kailangan po i-share nyo yung page para manalo. Kahit tama ang sagot nyo, kung hindi po nakashare yung page, hindi ho kayo qualified na manalo. Yeah. Oy, kung si Tony Patawaran Bernardo Carpio, sagot ay, niya raw ay French. Mali, mali. Mali po yan. Ang tama po, fries. Si Dodi, ang sagot, Jollibee. Oh, saan po? Saang bansa nagsimula ang pagkaing French fries. Tata Dembol and Nana Lidia nanonood daw. Hello. Yan. Sa Japan ba? Na po, hindi po. Oh, Spain daw, sabi ni Ivy Marcelo. Hindi. Mga paella dyan, yung mga ganun. Next week po, back to zero tayo. Kahit nanalo na, pwede kayo kuling manalo. Para sa tulong pangkabuhayan mula sa Pure Gold Groceries yan. Hindi pa namin alam kung sasagutin ng Pure Gold. Pero kami humo na magbabayad yan. Yan. Para meron kayong pangsimula. Ha? Okay. Okay. Ah, nanalo na. Nanalo na? Okay, okay. Okay, ulitin natin yung tanong. Saang bansa unang na-invento ang pagkaing French fries? Si Eric daw. Na-share ko na. Okay. Ang tamang sagot po ay Belgium. Belgium. Pero French fries ang tawag, no? Oh. Kahit French fries ang tawag, ito po ay nagsimula sa Belgium. Ang dahilan daw kasi, Pechay, yung pagkakahiwa ng patatas ay tinatawag na julienne, which is a French way of cutting. Ay, bida-bida! Ang galing, di ba? Ang tawag sa paghiwa ng ganon ay julienne, which is a French style of slicing. Kaya nung napunta sa Amerika, yung ganun pagluluto, ang tawag nila, anong tawag dyan? Oh. Yung fries yan, fries. Oh. Julienne fries. Oh. Ang pangit. Sabi nila, French. Oh. French fries. Sa hiwa pala yun. Sa hiwa yun. May mga kakaiba rin eh. Di ba yung blackboard, bakit black? Eh green naman siya. Correct, diba? Correct. Oh. Bida-bida ka dito. Okay. Gusto pa maging itanong mo kay Petay. Ang tamang sagot po ay Belgium. Ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Ginang Serafina Riley. Congratulations. Kuya Buko, legal question tayo. Julie ba? Asawa ni Julius? Julian po. Julian. Okay. Oh, birthday daw ni Richelle Junila Fajardo. Okay. Sa July 9. Ayan, si Elmer. Nakikihay, bida-bida. Invited ba kami sa birthday na yan? Garrett de la Cruz. Okay. Sige. Okay. Next legal question. Oh, hi, Tita Baby G. Ang sarap naman daw ng tawanan. Ay, bida-bida. Mas masarap ang pagkain na binibenta ng Baby G. Yeah. Ano ang pangalan ng kanilang Eat All You Can? May Santa Barbara. Villa Rosalinda? Rosalinda. Casa Rosalinda. Casa Rosalinda. Yeah. At saka meron din siya dyan sa poblasyon. Oo. Di ba? Meron siya sa poblasyon. Baby G. Tita Baby G. Okay. May buko legal question tayo, ha? Yung may mga tanong pong legal dyan, i-comment nyo na po para masagot po Alco natin. Alco Monique Herbacio ng Makinabang, happy birthday. Okay. Attorney Buko, dahil sa community quarantine, hindi po ako makapaghanap buhay. Hindi ko na po mabayaran ang utang ko sa credit card. Ano po bang pwede kong gawin? Yan. Yung credit card po kasi ay utang yan. So, kailangan bayaran. No? So, ang pwedeng gawin, humanap ng paraan para mapagkunan, para mabayaran. Hindi kasi natin pwedeng ipayo na huwag bayaran ng utang. Magandang pag-uugali yan. Basta umutang, kailangan bayaran.
Pero kung hindi pa naman ho kayo sinisingil o kinakasuhan, ibig sabihin po yung pagkakataon pa na ito ay inyong pag-ipunan. At kung sakasakaling maniningil naman, ang kailangan nyo lang gawin makiusap. Kasi usually binibigay naman nila yan sa collection agency para inyong mapag-ipunan ang inyong paghulog. Ang problema lang kasi dyan, Pechay, habang tumatagal, lumalaki ang penalty at interest. Yan. Yes. So, okay. Solved na ang katanungan ng mga may utang sa credit card. Kasi ngayon, halos lahat credit card ata ginagamit. Correct. At hindi natin pwede ipayong huwag bayaran. Bawal yun, bawal. Basta umutang, kailangan bayaran. Okay. Shout out, Jean Garcia. Bukal Pechay, kalaro po ninyo ako nung bata. Hazel Kiambaw. Si Hazel. Sino nga yun? Hi, Hazel! Pa-shoutout po ang Arturo Marquez. Ayan. Maria Cristina Cristobal Diego. Cristina Julie. Shoutout sa aking asawa, Joning Bautista. Siguro katabi niya rin ito eh. Na-shoutout sa atin. Baka magkaaway. Jacob Darsen. Pa-shoutout sa mama niya. Birthday daw sa July 9. Happy birthday po. Bernardo Carpio. Si Consel Tony patawaran ko eh. Bernardo Carpio. Ayan ha, libre yan. Libre po si Tony. Dati, ano yan, kamag-anak natin si Consel Tony patawaran. Ano nga ba, pwede kong pahulaan pala yan eh. Ano ang pangalan ni Consel Tony patawaran nung siya ay artista pa? Pwede. Sinabi mo na eh. Gretchen Almario, hi po. Watching from Baliwag, Bulacan. Joy Pereña Escobillo and Charlotte Pulintan. Pulintan family at Pereño family. Ayan, Charlotte Pulintan. Ayan. Polan, Harata. Ayan, balibaliktad na rin pangalan. Janice Jimenez. RC Oliveros. Joji Tanggol. Si Budget, Joji. Hello po. Hi. Kita Budget. At si RC, ang aking sister-in-law, kaka-birthday lang, asawa ni Elmer, sinasabi niya, sa kanya daw nang galing yung bidabida at bayaran mo raw siya. Ganon? Ay, bidabida! Rachel Garcia Natak, Manilyn Reyes, pa-shoutout RC Cola Pampanga, and pabati, advance happy birthday sa hipag ni Manilyn, Rachel Jonila Fajardo, Victoria Mejes, Manggahan sa Aldama Dulo, April Lynn Cruz Castillo. Yan. Kuya Buko, balik tayo sa ating trivia question. Yan. Ito inaabangan eh. Ano nga ba mapapanalunan sa trivia question? Nako, ngayong ating live video, dalawa ang premyo. Okay. Bukod sa 26 kilos ng Alaska kondensada, no, tulong pang kabuhayan, eh meron pang isang tub ng Ariel sabong panlaba. Yes. Okay. Nahandog sa atin ni Tita Emily Ibasco. Yeah, maraming salamat po. At ni Joy Ibasco, masarap ang kanyang Blueberry cheesecake. Daos Family, hello po sa inyo. Net Nieto. Pamela Castro. Ayan. Lynette Garcia Umali. Okay. Okay. Paalala, kailangan po naka-share sa inyong wall ito pong ating live video para may chance po kayong manalo. Mikan Guillermo, pabati po kami dito sa Barangay Santo Niño. Ayan. Hello po sa mga taga-Barangay Santo Niño. Share nyo na po itong ating live video para po kayo ay manalo. Darsen Family from San Jose. Crystal Joy from Esguerra Cruz from Santa Barbara. Ayan. Ayan. Okay, sige. Okay, pangatlong trivia question na po tayo, ha? Ang tanong, kung ang cousin ay pinsan sa Tagalog at patud sa Waray, ano naman ito sa Ilocano? Ano ang cousin sa Ilocano? So yung pinsan, sa Tagalog, pinsan. Sa Waray, patud. Patud. Ano naman sa Ilocano? Yan. Yung mga Ilocano dyan, Okay. Kung ang cousin ay pinsan sa Tagalog at patud sa Waray, ano naman ito sa Ilocano? Okay, sagot na po kayo, mga Bulakenyo. Yan. Okay. Okay. Shout out. Yung mga sumasagot, oh. Ha? Okay. Shout out, Mary Grace Marcelo Bautista. Advance happy birthday kay Konsehala Annalyn Asirelis Makalinaw ng Barangay Sabang. Amily Magila, pa-shoutout sa Manggila and Kunanan family from Baliwag, Bulacan. Charmaine Luis, nakakatawa magkapatid na Buko at Pechay. Sana lahat ng magkapatid ganito. Parang barkada ang happy tingnan and nakaka-good vibes sila kasama. O, bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan. Okay.
Oy, marami na sumasagot. Marami na. Kuya, magsingit tayo ng legal question siguro. Sige. Oh, from Kuya Joey Esteves. Okay, Joey. Hello, Attorney Buko. Legal po ba na kumuha ng 10-second video clips sa isang YouTube channel na hindi nagpapaalam? Ano po ba dapat gawin upang maging legal ang pagkuha ng clip? Okay, ang video clip ay isang copyrighted material. Ang copyright po kasi, ito yung intellectual property right. Ibig pong sabihin, lahat ng naglilikha ng anumang bagay na ginamitan nila ng kanilang isip, ang siya nagmamay-ari ng anumang karapatan para ito ay pakinabangan. Ang tawag po dyan ay copyright. And copyright attaches from the moment of creation. Hindi na kinakailangan i-register yan. So, kung ikaw ang gumawa ng video, ikaw ang nagpasok ng disenyo rito, sa'yo yan, ikaw ang may-ari niyan. No? O kaya ikaw ang nagpagawa niyan, ikaw ang may-ari niyan. Kung merong kukuha ng clip mula sa iyong video, para maging legal ang pagkuha, kailangan i-acknowledge ka. Kailangan i-cite nila na ito'y kinuha nila mula sa iyong video. So kung merong citation, ibig sabihin, kinikilala ang iyong copyright, wala nang paglabag. Pero pwede mo ipahinto. Kahit na nag-cite, kahit nagsabi na ito'y galing sa iyong video, kung ayaw mo, pwede mong ipahinto. Yan po ang copyright. Yan, malinaw. Mm-hmm. Siyempre, di ba, pag may ginamit ka na hindi sa'yo, i-acknowledge mo man lang. Correct. Pero may karapatan pa rin yung owner kung ayaw niyang ipagamit. Yes, that's copyright. Ayan, ulitin natin yung tanong, kuya. Kung ang kasin ay pinsan sa Tagalog at patud sa Waray, ano naman ito sa Ilocano? Ba, si Rosario Francisco Salanggit Lakay. Lakay? Di ata. Parang, oo, hindi ata. Oh, shout out Eli Tayaw. Tayaw family ng Barangay Subic. Especially to Attorney Jepoy Tayaw Jr. Okay. Oh, marami na. Marami na ang sumasagot. Oh. Madali itong question na ito. Kailangan po nakashare sa inyong wall. Ito pong aming live video para po may chance kayong manalo. Jocelyn Torres Santos, hindi ko po alam ang sagot, pa-shoutout na lang po. Ayan. Shoutout sa'yo, Jocelyn Santos! Marilyn Rivera, kabsat. Parang hindi. Ano ba yung kabsat? Oh, basahin siya pinsan. Okay, so, may nakahula na ba? Ay, ayan na pala, hawak ko na pala. Oh, ayan. So, ang tamang sagot ay... Yung question muna. Kung ang kasin ay pinsan sa Tagalog at patud sa Waray, ano naman ito sa Ilocano? Okay. Ang tamang sagot ay kasinsin. Kasi kasin. Oo. Oh, okay. Kasinsin. Ay, bida-bida! Okay, at ang nanalo ay si Ginoong Dan Bautista. Yes! Congratulations sa'yo. Yan, yung mga may legal question dyan, sabi ni Johnny Ingal, kainan yung kabsat. Hindi, kabsat parang kaibigan eh. Parang gano'ng kaibigan. Oh, gimikan. Ikaw talaga, basta gimikan ha. Kabisado. Oo. Yan, yung may mga legal question, i-comment nyo na po para po masagot natin ngayong hapon. Then, ano ba yung programa natin, Kuya Buko? Itanong mo kay Buko. Usaping legal po ito, hindi puro trivia question. Karagdagan lang po yung trivia question. Okay. Okay, legal question, Kuya. Attorney Buko, magandang hapon po. Tanong ko lang po, nakakuha kasi ang asawa ko. Ay, ito na naman. Linggo-linggo na lang tinatanong yan. Ang ayuda from SSS at SAP from DSWD. Makakasuhan po ba kami? Tinatakot kasi kami ng DILG. Yan. Okay. Hindi ho kayo makakasuhan, hindi kayo dapat kasuhan. At pag kayo kinasuhan, ako ho abogado nyo, libre. Unang-una ho, yung sa SSS, ang pwede lang makakuha noon, member. So, yung benepisyo pong yun ay benepisyo ng miyembro. Yun naman pong sa DSWD, ang makakakuha po noon ay yung mga indigent, mga mahihirap na pamilya na kanilang kinilala. Wala hong batas na nagsasabi na hindi kayo pwede tumanggap nung pareho. Kung kayo po ay sinasabihang bawal yon, tanungin niyo po sila, anong batas ang nagbabawal at ano ang parusa para ho ipakita sa inyo. Dahil pag binalik niyo yung pera sa kanila, ano naman ang katibayan ninyong yung binigay ninyo sa kanilang pera ay babalik sa gobyerno. Okay. Yan. Baka gusto talaga nilang magsoli eh, kuya. Ano ba kailangan nilang hingin doon sa pagbibigyan nila? Abe, di letter. Kailangan sulat, pirmahan nila na ito ay hinihingi ng gobyerno at acknowledgement receipt na tinanggap nila. Yan. Yung pera. Pirmahan nila. Ha? Okay, Kuya Buko.
pang-apat na na trivia question. Bilis, ano? Pang-apat na. Oo, may anim na chance pa kayong manalo ng Alaska, 26 kilos na kondensada at isang tub ng Ariel. Oo. Tomas Family, ha? Tsaka si Maricel Ignacio from San Roque, nagpapabate. Ha? Ano ba yung Anit Sirk Samot? Huwag nyo na kasi binabaligtad yung pangalan nyo. Ang pangit pag binabati kayo. Eh. Oo. Mahirap batiin. Oh, Wendy Villafuerte Legaspi, Jessica De Leon, may legal question. Karen Nagengast Umayam. Oh. Hi, hi Pretty Kaya. Hi Kaya all the way from saan ba sila? San Diego. Hindi, ah, okay. Saan ba sila? Pag-comment nga Karen. Saan ba sila? Basta San Jose. San Jose, San Jose, yeah. California. San Jose, California. Hello Kaya and Thea. Thea, Tita Tita Belinda, Maria Belinda. Hi Tita Belinda. Daos Family. Yan, okay. Yan. Okay, Kuya Buko, pang-apat na po na trivia question. Kaya dapat naka-share po sa inyong wall yung ating pong live video para may chance po kayong manalo. Yun, sumagot si Karen. No? San Jose, California. Oh, yeah. Mga frontliner yung pinsan namin na yan, mga nurse yan. Ingat kayo dyan, Karen. Oo, oh, oh, ingat, ingat. Okay, pang-apat na trivia question. Tanong, kung si Kuya Kim Atienza ay si Matanglawin. Okay, ha? Hindi kamukha mo ba yung uwi? Sino naman si Matahari? Matahari? Ba, maganda, ha? Kung si Kuya Kim Atienza ay si Matanglawin, sino naman si Matahari? Yan. Oh, Thea. Oh, sagutin niyo yan, ha? Si... Alam ko pati ni Thea. Si Kaya. 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 Kaya, sagutin niyo yan. Nakakaintindi ba ng Tagalog yung mga nasa California nating pinsan na yan? Oo. Baka kailangan mong Englishin. Ako ya. Ay, bida-bida! Okay. Kung si Kuya Kim Atienza ay si Matanglawin, sino naman si Matahari? Ang sagot ni Elmer, best bodies. Ano ba yun? Sila kaya yan. Angelina Morales, Bahaghari. Sino yun? Joey Esteves, Datu. Ako, walay. Sino ba yung Matahari? Yan. Okay, okay. Sabi ni Owe, Butch Exotic Dancer. Mga nag-Google to, mga nag-Google. I King Turnaround. Villafuerte Family, shout out. Okay, okay. Oh, si Eric. Ooh. Ano yung pangalan niya? Pangalan niya, Eric. Oo, pangalan. Ano yung pangalan niya? Sino si Matahari? Oo. Kasi ano lang yan eh. Kumbaga, parang si Kuya Kim, bansag niya. Hmm. Parang doon siya nakilala. Alias lang, alias. Ano yung pangalan niya? Hindi yung kanyang trabaho. Yun. Meron pa sumagot, Dutch Exotic Dancer. Sabi ni Baby Liberato, Mang Tani. Yun yung sa weather forecaster. Okay. Oh. Sino ba si Matahari? Mamaya ipapaliwanag ni Attorney Buko kung sino ba yung si Matahari na yan. Okay, okay. Okay, siguro wala sa Google. Oo. Oh, as a movie po. Sino si Matahari? Ernie Baron? Sagot ni Edith Mangkero. Hindi ho, patay na ho yan. Huwag patay na ba? Buhay. Patay na si Ernie Baron. Grabe. Okay. Okay, sumasagot si Tita Neneng. Oh. Oy, si Tita Cora, sumasagot. Gusto ng Alaska milk. At washing machine. Oh, sabi ni Antoinette Hernandez, si Tonet, Ray Langit. Naku, hindi po. Kung si Kuya Kim Atienza ay si Matanglawin, sino naman si Matahari? Yan. Hello, kung si Floren Romero from Panday. Ay, naku, mahusay yan. I think budget officer na ngayon si Floren. Oh, yes. Kasabay kong konsehal yan, no? Si Floren. Okay. Yes. Okay, Kuya Buko. Sabihin na natin ang tamang sagot. Yes, oo. Okay, kung si Kuya Kim Atienza ay si Matanglawin, sino naman si Matahari? Ang tamang sagot ay... Margareta Zelle. 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 Yan. Zelle. Yan. Margareta Zelle. Yan, naka-flash po. Yung Claire Phillips, sa pelikula yon. Oo. Si Matahari, yan ay sino bansag. Ba yan? Yan. Siya ay bansag kung si James Bond, ang sikat na spy na lalaki, sa babae, ang pinakasikat na naging spy ay si Matahari. Okay. Yan. Ang totoong pangalan niya ay si Margareta Zelle. At marami ng pelikula ang ginawa
sa buhay ni Mata Hari. At ang pinakasikat, si Greta Garbo ang gumanap. Ah, oh. Kaya pala may sumasagot yes, mo. Ano? At si Claire Phillips. Oh. Yan, mga bagong version na. So kung James Bond, maraming series, mas sikat din sa babae namang spy itong si Mata Hari. Ano ba nationality ni Mata Hari, kuya? Ah, Dutch. 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 Okay. Danish. Yes. Okay, Mata Hari Margareta Zell. At ang nanalo po ay si Ginang Susan Iko. Congratulations! Shout out Eugene Espinosa. Ayan. Sabi ni Baby G, natutunan ko na naman yan. Tatandaan ko yan. O, pag nagkaanak ka, Baby G, pangalanan mo ng Mata Hari. Okay, Dutch na. May nag-request, Mat naman. Mahirap eh. Mahirap ako kami sa Mat. Hindi kami marunong sa Mat. Baka di namin kayang panindigan yung sagot eh. Misty Coronel, client natin to from Paris, France. Pa-shout out na lang. Coronel daw. Family, hello po. Si Elmer, hirap naman. Di ko pa na-review yan. Ayan. Ay, bida-bida. Okay, legal question tayo, Kuya Buho. Okay, legal question. Okay. Pag po ba may kasulatan, may pirma nila, nagpaampon at kapitan? Okay, pag may kasulatan ang pumirma po ay yung nag-ampon at yung kapitan, okay na po ba 'yon? Ano po ba maganda gawin? Okay. Yung pong pag-ampon ay merong legal na proseso. Ito po ay kinakailangang dumaan sa korte, sa hukuman. Hindi ho pwedeng pagkasunduan lang na magkabilang panig na, yun na yung anak ko. No, hindi ho po pwede 'yon, bawal po 'yon. Mm-hmm. Liban na nga lamang kung ito'y foundling. Sabihin, hindi alam kung sino ang tatay at nanay. Kung foundling, DSWD ang magbibigay ng foundling certificate at pwede nang ibigay sa sino mang mag-a-adopt. Hindi nadadaan sa korte. Pero kung ito'y may tatay at nanay, may biological parents, at ipapa-adopt, ipapaampun sa iba, kailangan po itong dumaan sa korte, hindi po pwedeng magkasunduan lang. Bawal yan. Po yan. Oo naman, syempre. Buhay ng tao yan eh. Correct, correct. Sabi ni Mary Grace Angeles Palero, yung kapitbahay namin, tatawagin ko ng Mata Hari. Parang spy kasi. May hugot. May hugot, oo. Pa-shout out po, Ningil Silansnog. Bakit kasi binabalik tayo yung mga pangalan, tapos nagpapa-shoutout kayo sa amin? Pinahihirapan nyo kami, bida-bida. Ninil sa lasnog. Okay. Okay, Kuya Buko. Panglima na na trivia question. Ang galimis. Sabi ni Tito Carlos, next weekend, uwi at dalaw namin ang inang sa dalayam. Ayan, si Tita Cora, ayan, oh, ay Tita Cora. Magkakasama pala sila eh. Correct, tsaka si Jokor nag-arrange niyan. Oo, hello po sa inyo dyan. Si Tita Cora, blonde na ang kanyang buhok. Si Inang, puti talaga buhok niya. Okay. Yan. Okay, Limor Santos Hipolito nanonood, hello. Panglimang trivia question na po tayo. Paalala, kailangan po naka-share ito pong ating live video sa inyong wall para may chance po kayong manalo. Ayan, pa-shout out Castro family, pamilya yan nila SK Joko Castro from Balagtas, Panginay. Oh, Juan family from Baliwag, Bulacan. Ayan. Okay. Sa mga crew ng Baliwag Lechong Manok sa Tangos Outlet, Marco Hervasio. Bakaya naman! Kumakain din po kami yan. Oh. Watching from Rafaela Homes, Makinabang, Karen King David. Yan, hello okay. Sa inyo dyan. Pa-shoutout po, Ramos family from Kalantipay. Okay, sige. Kuya Jeff Castro, hello po. Yan. ES Joe, pa-shoutout po sa SPOSSP, Sangguniang Panlalawigan, Secretariat. Hello po sa ating SP, sa pangunguna po ng ating mahusay na Sangguniang Secretary, SecUWA. Yan, okay. Okay. Next question, trivia. Oh, may Chinita girl, sayaw na mom daw tayo. Ah, ganun ba? Pag-uusapan po natin yan. From Barangka, Castro family. Yan. Dan Bautista sa Juaneza, Causol at Pajardo family. De Leon family, sabi ni Jessica De Leon. Stephanie Ann Mercado. Yan, kliyente natin yan. Pa-shoutout po, Negrim Salud Serol. Ang hiling din yung magpa-shoutout ng mga pangalang nakabaliktad. Baliktad? Ba't po ba nagbabaliktad ng pangalan? Natatago sa utang. Okay, Kuya Buko, trivia question na tayo, panglimang trivia question. Tanong, saang bansa nagmula ang sikat na Pinoy dessert na halo-halo? Bansa nagmula ang halo-halo? Okay. Yung halo-halo,
sikat sa Pilipino yan, na dessert. Pero ang tanong, saan ang galing yan? Oo. Yan, halo-halo. Correct, correct. Masarap yun, lalo na kung merong... leche flan? Leche flan at saka ube halaya. Oo. Ube halaya. At saka buko kapuno. Oo. Buko kapuno. Ay, binabida! Oo, sa Candaba po, sa Dalayat, meron pang pinipig. Ang sarap eh, no? Yung Rasons, masarap ay, din. Oo. At saka yung Ricos. Yung Ricos. Libre yan. Libre promotion yan. Yung mga kaklasiko totoo, yan eh. Ricos, totoo. Si Enrico Tangkenko sa Pandi at si Rico Cabalquinto dito sa Bustos. Yung Ricos, napakasarap po ng halo-halo dyan. Correct, correct. Yung ice nila talagang parang itinos. Baka naman, baka naman. Kaya naman, Ricos. Okay, saan okay, ba? Saan bang bansa nagmula ang halo-halo? Yes. Oh. Sagot ni Ana Teresa Tolentino Ramos, Hawaii. Hawaii. Hindi ho bansa ang Hawaii. Yes. Si Alisa Joyce Toribio, Hawaii. Hershey Bautista, choking. Violeta de la Cruz, ang sagot niya, Iceland. Oh. Ah, sabi ni Ellen Rivera, Razon po ang the best. Yes, de Ricos. Ricos. Razon ata kasi nagpauso nung ganung yelo na yes. Sobrang lambot. Sobrang lambot. Okay, okay. So, tiyan natin. Oh, parang wala po nakakasagot ng tama. Galing doon sa San Diego County, California. Ganun ba? Hindi. So, saang bansa nagmula ang sikat na Pinoy dessert na halo-halo? Kita mo, no? Maraming hindi pala nakakaalam niya, no? Di ba? Ito ba mga staff natin dito? Alam niyo ba kung saan nagmula yan? Halo-halo? Sa maliwag. Yan. Okay. Marami sumasagot ng San Diego, California. Siguro yan yung nasa Google. Correct. Alisa Joyce Toribio, samang inasal, masarap ang halo-halo. Magaling si Tita Neneng. Si Tita Neneng, gising ba? Tita Neneng, yung anak ni Tita Neneng, nasa Japan. Yes. Kita natin. Hindi, nasaan natin, nakabalik na natin. Nakabalik na ba? Oo. Oh. Pero nag-aral sa, si Athena. Sa Japan. Trabaho sa Japan. Oh. Si Tita Neneng, anong oras na ba dyan? Oo, oh, anong oras na ba dyan? Sa oras na ba dyan? US of A. Okay. Saang bansa nagmula ang sikat na Pinoy dessert na halo-halo. Correct, correct. Oo. Si Elmer, sirit na. Wala sa Google, wala. No? Wala sa Google. Wala sa Google. Baka gusto mo mag-clue, kuya. Clue? Malamig clue. Dito. Oo, nako. Malamig. Correct, correct. Oh. Okay, may tamang sagot na may nakahula na? Okay, meron na kuya. Sagutin natin. Sagot. Saang bansa nagmula ang sikat na Pinoy dessert na halo-halo? Ang sagot, Japan! Japan! Tama okay. Si Tita Neneng, yung sagot niya. Japan, ang tawag sa Japan dyan, kakigori. Yeah. Yan! Yun yung ano, iba-ibang kulay na yes. Ano eh. Oh. At yan, dinala dito sa Pilipinas. At tinawag natin na halo-halo. Kasi naghanap tayo. Improvise na lang. Karen Umaya, masagot niya, Japan ang lumalabas sa Google. Tama, Japan. Tama, Japan. Japan. Si Elmer, okay. Oy, Japan sagot ko. Ay, bitabida! At ang nakakuha ng tamang sagot ay si Dori Almazar. Congratulations! Alright! Yeah. Sa Japan pala galing yung halo-halo, di ba? Oh, Tita SB Mercado, premium ko. Premyo, premyo yan, premyo. Nag-autocorrect siguro. Premyo ko. Premyo ni Tita. Pag-uwi nyo rin, Tita, bibigyan ko na ng Alaska condensed milk. At saka isang isang tub ng Ariel. Okay. Okay. Kuya Buko, legal question, legal question tayo. Mula kay Angeles Gira Marie. Okay. Good PM, Attorney Buko, advice lang po. Ano po ang gagawin pag yung lupa napatituluhan ng may-ari ng kabilang lote? Mm. Patay na po ang magulang nanay ko. Salamat po. Okay. Pag sinabing napatituluhan, ibig sabihin, may titulo din kayong hawak. Tapos siya may titulo din. Kung pareho kayong may titulo sa iisang lupa, kailangan yan sa korte para ma-resolve kung sino ang tamang may-ari. No? Karaniwan kasi, kaya napapatituluhan yan, pumupunta sila sa Register of Deeds at nagsasubmit ng deed. Deed of sale, deed of assignment, etc. So, ang kailangan nyong gawin, kahit may hawak kayong kopya ng owner's duplicate copy, pumunta kayo sa Register of Deeds
humingi kayo ng certified true copy ng title nyo. Kasi lahat ng titulo ang patalaan doon sa Register of Deeds. Doon nyo malalaman kung yung hawak ninyong kopya ay na-cancel na o hindi pa. So kahit hawak nyo yung original kung tawagin, ay taon-taon dapat nagpupunta kayo sa Register of Deeds, humihingi kayo ng certified true copy para malaman nyo kung na-cancel na ba yung hawak ninyo or baka meron nang nakapagpatatak dyan sa likod, meron na palang nagsanla niyan, etc. So doon nyo makikita kung na-cancel na yung titulo nyo, bakit siya na-cancel? Anong deed ang ginamit para ma-cancel? Humingi rin kayo ng kopya. Baka pineki ang pirma ninyo o pineki ang pirma ng nanay ninyo. Pwede nyo ipawalang visa, magsasampa tayo ng kaso sa korte. Yan. Yan. Okay, Kuya Buko. Shout out muna tayo. Shout out Leslie Dimaapi. Dimaapi family sa Santa Barbara. Kay Konsehal Harold Dimaapi. Hi, Konsehal Harold. Jacqueline Arancel. Hello po. Shout out anak ko si Jacob Arancel. Elizabeth Ting. Pa-shout out po. Barangay Subic. Jennifer Liwanag. Shout out Tata Dembol Garcia, Tita Lidia Garcia, hello, Judy Garcia Martinez. Shout out sa inyong lahat. Hi, Konsehala Vanji Rivera ng Chaong. Janina Coronel, hello, pinapabati ka ni mami mo. Misty Coronel, nasa Paris, France. Shout out Kevin Mendoza, Crystal Joy Esguera Cortez, at Wendy Villafuerte Legaspi. Yan. Pasensya na sa hindi mabati, medyo mabilis po yung dating ng comments. Kuya, dumako na tayo sa pang-anim. Ang bilis ah, pang-anim na. Pang-anim na, na trivia question. Familia Tolentino, kay Rizel, Malaya, Pampanga, hello po sa inyo dyan. Sige. Okay, paalala, kailangan po naka-share sa inyong wall. Ito pong ating live video para magkaroon po kayo ng sharer badge. Pag kayo po ang nakasagot ng tama, i-validate po yan ng aming staff kung may share po sa inyong wall. Kaya share nyo na po yung aming live Elizabeth video. Elizabeth Darsen, shout out daw. Eugene Alcantara Lapus, Liberty Reyes Ignacio. Pangulo. At si Elkim Akurag. MDRRMO, yan. Hello po sa inyo. Sino ba yung taga MDRRMO na ayaw magpakita ng totoong pangalan? Si Elkim. Parang mga sumpa at mga Donna Bert! Shout out Konsi Puroy. Hershey Bautista, Bautista Family, Leia Gestiada. Okay. Sige. Ayan, may inilalaban si Karen. Siya daw ang unang nag-comment ng Japan. Hi, bita-bita! Okay. Okay. Pang-anim na trivia question, ha? Bilisan nyo po para manalo kayo. Johnny Alcantara, Jerome Alcantara, Barangay Subic. Okay. Okay. Tanong. Sa awiting bawal na gamot. Katay ayan. Katay mo. Hindi ko masyado. Sino ba adik dito? Ako. Berhel? Okay, tanong. Nung ako sa, ay... Oo. Ano ba? Ay, bida-bida. Okay. Hindi ko mabasa eh. Sa awiting bawal na gamot ni Willie Garte. Oo. No, siya ay magising sa kasalanang kanyang ginawa. Ano ang sa kanya ay nawala? Okay? Yeah. Sa awiting bawal na gamot ni Willie Garte, nung siya ay magising sa kasalanang kanyang ginawa, ano ang sa kanya ay nawala? Kantahin na po ninyo para malaman ninyo. Yan. Ano yan eh? Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Naglalakbay ang diwa sa ligayang gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Hinahanap-hanap ko at inaasam. Okay. Sagot na po. Oh, marami na sumasagot. Marami na. Bulag to eh, no? Si Willie Garte. Buhay pa ba to? Hindi na, nasagasaan to. Patay na to. Totoo ba? Na-accidente to. Oh, si Jenny Domingo sumasagot. Oh. Si Jenny. Okay. Sabi ni Berhel, kinabukasan, yes, winner ako! Ang hiling mo! Marami na nakakasagot ng tama. Marami na. Eh, si Binata de la Cruz, ang sagot niya, pangarap. Kasi pangarap ko rin ito. Si Tita Cora Sarmiento, ang tanong, ano ang sa kanya'y nawala? Sagot ni Tita Cora, bawal na gamot. Nahulan at tukhang. Ay, nako. Tita Cora, hindi yan. Okay. Okay.
Ulitin natin yung tanong. Basta, sige. Ulitin mo yung tanong. Sa awiting bawal na gamot ni Willie Garte, nung siya ay magising sa kasalanan ng kanyang ginawa, ano ang sa kanya ay nawala? Ang lyrics kasi dyan, akala ko ang mundo ay wala ng katapusan at nang ako ay magising sa kasalanan ng nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Sa tamang sagot ay kinabukasan. Okay. Pangarap ko'y di maabot. Ginanahan po. Ginanahan po siya. Ay, bida-bida. At ang nakasagot po ng tama ay si Manilyn Reyes Jonila. Congratulations! Si Joel Esteves ang nawala daw. Wallet! Si Onad Domingo. Ano ba yung nawala raw? Sabi ni Onad Domingo. Salamin! Oh. SK James, we see all nanonood. Hello! Uy, SK James. Ayan. Okay, kinabukasan po yung nawala. Ayan. Okay, Kuya Buko, balik tayo sa ating legal question. Attorney Buko, tanong po, no, may obligasyon po ba? Elmer De La Cruz, tagay pa. Tagay pa? Ay, bida-bida! Oh. Attorney Buko, tanong lang po, may obligasyon po ba ang isang positive patient na sa COVID, no, nasabihan ang kanyang mga kakilala na nag-positive siya sa COVID-19 testing? Yan, very timely. Okay, ganito yan, ano? Pag ikaw ay nag-positive sa rapid test, highly unreliable yan. So, kailangan, sa protocol, kumuha ka pa rin ng swab testing or yung PCR. Pag ikaw ay nag-positive, may obligasyon ka sa lahat ng nakasalamuha mo. Nasabihan sila para sila naman ay mag-quarantine o mag-testing. Pero bukod sa mga nakasalamuha mo, wala ka ng ibang obligasyon. Mm-hmm. Kasi may nagtatanong, paano yung barangay namin? Kailangan ko bang sabihin sa barangay namin na ako ay nag-positive? Hindi mo sila nakasalamuha, hindi mo sila kailangang i-inform. Ang mag-i-inform sa kanila, DOH. Okay, malinaw yan, ha? Yung mga nakasalamuha, yan yung contact tracing, di ba Kuya Buko? At kung ikaw pala ay pumapasok, yung employer mo kailangan mo sabihan kasi absent ka eh. Baka hanapin ka, baka no work, no pay ka. Yeah. Okay, Kuya Buko, ang bilis, pang pito na. Wow! Na trivia question. Bilis, okay, okay. Oh, okay. Paalala, kailangan po naka-share sa inyong wall itong ating live video para may chance po kayong manalo. Kaya share nyo na po itong ating live video. Ha? Tapos, paalala natin, next week, ang ating pong papremyo na ay tulong pangkabuhayan groceries. Yes, pwede na kayong magtayo ng tindahan. Yes, na maliit na sari-sari store, kaya kaabang-abang po yan. Kaya next week, abangan nyo. Yes. Lalong gumaganda ang mga papremyo. Panawagan po sa puregold.sm baka gusto nyo mag-sponsor. Mag-heart na po ng gustong manalo ng tulong pangkabuhayan. Yes. Okay. Pang-pito na trivia question na po tayo. Tanong, kung ang tao ay may isang utak. Isang utak, tao. Yan. At ang linta o leech ay 32 ang utak. Wow, dami palang utak nito ah. Pinakamatalino pala ang linta. Oo. Anong hayop naman ang walang utak? Sila berhel. Sasabi ko pala. Sasabi ko pala, marami akong kilalang ganyan eh. Yan. Anong hayop ang walang utak? Meron palang hayop na walang utak. Akala ko tao lang. Yan. Okay. Sagot so, ko. Marami na sumasagot. Marami na. Oo, pero wala pa nakakasagot ng tama. Oy, langgam. Di ho, may utak ang langgam. Meron. Magaling nga ho yan eh. Kung ang tao may isang utak, ang linta o leech ay 32 ang utak. Alam nyo ba yan na ang linta, 32 ang utak? Oo nga eh, no? Para akala ko puro dugo lang ang laman nun eh. Anong hayop naman ang walang utak? Oo, di ba? Pakibati po ang nag-iisang apo ko na si Andrea. Sabi yan ni Kapitan Ilyong Buenaventura. Ang sagot ni Jean Garcia, ang hayop daw na walang utak si Deang. Sabi ni Consi Banji Rivera ng Chaong, hito. May utak po ang hito. Sabi ni Carmelita Calaw, lamok. May utak din po ang lamok. At hindi po yan hayop. Dodi Dave, si Berhel, bidang-bidang.
Okay, okay. Maganda to. Alam ko ba ninyo yan na mayroong hayop na walang utak? Kaya pag may nakakilala kayong tao na mukhang walang utak, ito ang itatawag nyo sa kanya. Baka ganito siya. Nung past life niya. Meron na bang nanalo? Binavalidate lang po ng ating staff. Kung nakashare, ha, kailangan po nakashare sa inyong wall itong ating live video. Yan ang kagandahan po ng itanong mo kay Buko. Pwede kayong magtanong ng usaping legal, matututo kayo. At marami pa kayong mapupulot ng mga bagong kaalaman sa ating mga trivia question. Yan. Gaya ng mga hayop na walang utak. Ulitin ko'y tanong, Kuya Buko. Kung ang tao ay may isang utak, at ang lintao leech ay may 32 na utak, anong hayop naman ang walang utak? Yan. Okay. Okay? Actually, tatlo. Tatlo ang possible answers. Tatlo ang hayop na walang utak ayon sa siyensa. Siyensya. Ay, bida-bida. Pwede naman science. Okay. Kahit ano po dun sa tatlo na yon ang nasagot ninyo, pwede. Okay? Ang tamang sagot ay Starfish or sea cucumber or jellyfish. Yan. Pero alam mo, Pecha, yung tatlong yan, ha? Since millennium pa, ha, ilang daang milyong taon na, nananatili pa rin silang buhay kahit wala silang utak. Magaling sa survival tong ano na to. Si Jan Jan Ingal, yun daw kapitbahay nila, nagsiga ng dahon kahit nagsasampay, walang utak. Tanungin mo, starfish ka ba? O baka jellyfish ka. Ayan. Bert Santos, gagamba. Hindi ha, may utak yan. So, ang sagot, starfish or sea cucumber or jellyfish. Yes. Okay. Ang nakasagot, no, taga bayan ng Baliwag, Ginang Bel Pajarillo. Ayun, no, may lasing dito, tagay pa. Okay, legal question tayo. Kuya Buko. Attorney, yung mga sumasagot pa, aw. Sino ako, tapos na ako. Okay. Attorney Buko, pwede po ba tanggalin ng kapitan ang barangay secretary at barangay treasurer? Yan, magandang tanong yan. Ang nag-a-appoint sa treasurer at secretary ng barangay ay ang kapitan, subject to the concurrence o pagsang-ayon ng sangguniang barangay. Ang pwede lang ding magtanggal sa sekretaryo at saka sa treasurero ay ang kapitan. Only the barangay captain can remove. At pag tinanggal niya, hindi na ho kailangan ng pagsang-ayon ng sangguniang barangay. Pero pag nag-appoint siya uli, kailangan na naman ng pagsang-ayon ng sangguniang barangay. Ayan. Yeah. Paano kung may isang kagawad na gustong magtanggal ng barangay secretary? Magkapitan muna. Yeah! Okay, nanonood na si Sis Edwin Bautista ng Barangay Tangos. Hi, Sis! Si Pongkay Patawaran na late. Ayan, sayang, Tita Pongkay. Okay, hindi mo nalaman kung anong hayop ang walang puso. Walang utak. Kasi bida-bida! Siren Ishi, Ginoo, pa-shoutout po sa mga barangay worker na Pinagbarilan. Lalong-lalo na sa aming kapitan, ka-birthday ko po ito, Kapitan Danny Bugay ng Pinagbarilan. Jericho Bautista, pa-shoutout daw sa Eusebio and Bautista family. Zinaida Narag Rojas, Maria Cristina Cristobal Diego, Risa Estay at ang Estay family. Leia Geschada, hi po sa kanyang parents. Leaders ng Pantawid, Pamilyang Pilipino Program. Lyra Moisel, pa-shoutout sa kanyang pamilya. Rizel Tolentino Calonzo, Tolentino family ng Dalaya, Pampanga. Si Chel Beltran, shoutout sa mga taga Makinabang at Santa Ines, Plaridel. Josephine Danyas, watching from Rico's Grill, Pandi. Hello! Kamusta kay Enrico Tangkenko? Marilyn Bernardo, hello po, pa-shoutout sa kanyang pamilya sa Bustos, Bulacan. Onad Domingo, Konsi Onad. Si Onad. Pa-shoutout kay Kapitan Ilyong Buenaventura. Konsi Glenn, kaka-birthday lang ni Konsi Glenn. At kakamatay lang ng father niya, condolence Konsi. And Konsi Harvey. Wendy Villafuerte Legaspi, shout out kay Michael Legaspi. Ayan, Kuya Buko, legal question. Nahirapan mo ako dun, ha? Kasi bida-bida. Bukal, ano sa English ang bida-bida? Magaling ka sa katibayan. Hero, hero?
Ay, bida-bida talaga. Oh, galing kay Christine Ramirez. What if naging PUI ka po, pero pilit kang pinapapasok ng employer? Paano po yan? Okay, yung po kasing PUI at PUM, wala na yung ganong classification. Ang ano na ngayong classification ay positive, probable, suspect. Okay? So, assuming na yung PUI, yun yung suspect ngayon, no? Wala naman po kasing batas na nagbabawal. Ito po ay protocol lang o mga panuntunan. So, sa kumpanya ninyo, kung merong panuntunan na ang taong na-expose sa isang positive, yun yung suspect or yung PUI, ay hindi pinapapasok, tama po yun. Dapat sundin. Kasi yun po ay protective protocols, mga panuntunan para maiwasan ang paglaganap ng ganitong karamdaman. Dahil nga sa hindi pa nasisiguro kung kayo ay positibo o hindi, mas makakabuti na 14 na araw muna kayo sa inyong bahay o sa anumang lugar na wala kayong ibang makakasalamuha para makita kung magde-develop ang anumang sintomas. Yeah. After 2 weeks at wala namang kayong naramdaman, pwede na ho kayong uling pumasok. Yeah, napaka-importante niyan, kuya. Okay, nang bilis ng oras, pang-walo na na walo trivia na. Question. Oh. Shout out po, Deyang Family, Tangos, Baliwag, Bulacan. Kaano-ano ni Deyang itong Deyang Family? Pero yung Deyang kasi nickname eh. Hindi apelido eh. Ay, bida-bida. Ano nga ba apelido ni Deyang? Kizon. Kizon. Pisan siya ni Mahal eh. Okay. Okay. Pang-8 na po nating trivia question. Paalala, kailangan po naka-share sa inyong wall. Ito pong ating live video para magkaroon po kayo ng share badge. Okay? Okay. Tanong. Ang pangalan ng bayang Baliwag ay mula sa salitang maliliwag. Maliliwag. Okay? Na ang ibig sabihin ay ano? Yan. Oh. Maganda history question. Yan. Mga taga-Baliwag, dapat alam natin ito. Saan nanggaling ang pangalan ng bayang Baliwag? Mula daw yan sa salitang maliliwag. Ano ang ibig sabihin ng maliliwag? Maliliwag. Yan. Ganda, ganda. Ang dami nating matututunan. Sagot na po. Sagot na. Sangguniang barangay ng Santo Niño sa pangunguna ni Cap Reggie Ramos at kagawad Andong Guillermo. Yan. Thank you for watching. Jason Ovaldo, Rex Medina, Sambalilo. Sambalilo, hindi. Yun yung sombrero eh. Ano ba ibig sabihin ng maliliwag? Yung saan na kinuha? Galing. Oo, yung salitang baliwag. Baliwag. Maganda kwento dyan. Papaliwag na yung mamaya. Hmm. Kasaysayan ng baliwag. Oo, sagot muna tayo ng legal question, yes, kuya. Yes. Okay, tanong po, Attorney Buko. Kung yung kinakasama po ng asawa ko ay isang license, kinakasama ng asawa niya, hindi siya yun, di ba? Ay isang licensed teacher. Pwede ko pa... Kabit siguro. Pwede ko ba siya kasuhan para mapawala bisa ang lisensya niya? Or kung registered nurse siya? Or kung ano pa mang profession niya? Ah, okay. Sige, kuya. Yan. Yung pakikiapid o adultery ay immoral conduct. No? At kung ikaw ay teacher sa public school at ikaw ay civil service employee, ito ay ground para matanggalan ng lisensya, matanggal sa serbisyo for grossly immoral conduct. Mm-hmm. Kung ikaw naman ay teacher na lisensyado sa private o anumang profession, kailangan ipakita kasi na itong pakikiapid mo ay may kinalaman sa iyong profesyon. Hindi ako sigurado kung ang pakikiapid ay magagamit na ground para mapatanggalan ng lisensya ang isang doktor o isang nagtapos na may PRC license. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang misconduct doon ay dapat may kinalaman sa kanyang profession. Mm-hmm. Pero sa civil service, kahit walang kinalaman sa trabaho, yung pakikiapid o yung pagkakaroon ng relasyon sa isang may asawa ay grossly immoral conduct at maaari maging ground para ikaw ay matanggal sa serbisyo. Ayan. Okay. Nag-a-apply din yan sa ating mga abogado, kuya. Yes, diba? Magandang kaso dyan yung kay Commissioner Nolly Ayala, diba? Yes. Mm-hmm. Na-disbar. Okay, nanonood si Jendy. Hi, Jendy. Edwin. Kung si Edwin Bautista ng Barangay Tangos, na-late daw siya kasi may tumawag. Oh. Ay, bida-bida! Wala mo nagtatanong. Parang tatanong! Okay, yung tanong natin, kuya, ang pangalan ng bayang Baliwag ay mula sa salitang maliliwag.
Yes. Ang ibig sabihin ay ano? Ano? Okay. Oh. So marami na sumagot. May tama. Okay. Nakakuha na ba ang tamang sagot? Sagot po dyan ay mababagal. Mababagal. Oo. Oh. Mababagal pala ang salitang maliliwag. Okay. Ganito ang... Sige. Oh, ganito kasi ang kwento niya. Nung araw, ang baliwag ay sakop lamang ng bayan ng Kingwa, yung ngayon ay tinatawag nating Plaridel. At ang simbahan natin ay nandoon sa Plaridel, no? So yung mga taga-baliwag, pagka nagsisimba sa Kingwa o Plaridel, dumadaan pa ng ilog. Kaya laging nalilate. Kasi tatawid ka pa ng ilog para makapunta ron sa simbahan. Kaya yung kura paroko, yung mga pare, pag nagmimisa, sasabihin, ayun na naman eka yung mga maliliwag. Yung mga maliliwag na later on, habang tumagal ang tawag, ayun na yung mga taga-baliwag. Yun pala yun, maliliwag, no? Mabagal. Mabagal dumating sa simbahan. Yes. Kasi nga, may ilog pa na dadaanan. Correct. Hanggang sa naging bayan tayong sarili noong 1733. Okay. Yan, okay? Ang tamang sagot, mababagal. Ang nakahula, Kuya Buko, taga-baliwag ulit, Ginang Rizel Tolentino Calonzo. Congratulations! Yan. Okay. Oh, halata yung nag-Google kasi mali ang mga sagot. Kasi wala yan sa Google. Okay? Correct. Okay? Legal question po tayo kay Janine Sales Barona. Attorney Buko, good PM. Ask ko lang po, mahihingan po ba ng sustento yung tatay ng anak ko kahit hindi po sa kanya nakaapelido dahil buntis pa lang po ako, hindi na po kami nagsasama. Kaya hindi ko po naapelido sa kanya. Okay. Yung pong apelido, hindi kailangan para humingi ng sustento. Ang kailangan po ay ma-acknowledge. Yung po bang bata ay in-acknowledge nung tatay? Ibig sabihin po, kinilala ba niya na kanyang anak? Paano po ba ina-acknowledge? Doon po sa likod ng birth certificate, merong pinipirmahan yung acknowledgement, no, ng paternity. So kung yung tatay kinilala, or kung hindi man doon, sa iba pang papel o dokumento na kinikilala niya na ito ang kanyang anak, pwede po siyang hingan ng sustento. At pag hindi nagbigay ng sustento ang tatay sa kanyang anak, ito po ay kasong kriminal, paglabag ng RA 9262 o ang Violence Against Women and Children Act. Yan, yung Fauci. Kuya Buko, meron na tayong YouTube channel, YouTube, no? YouTube talaga, YouTube. Ay, gabida! Ayan, promote, no? Meron na kaming YouTube. Okay, YouTube channel. Itanong mo kay Buko. Pakiclick po ang subscribe. Ayan, ayan. Makikita nyo. Click nyo yung subscribe at nandun po lahat ng videos. Bida-bida! Ang lahat ng video ng Itanong Mo kay Buko. Nandun po yung mga previous episodes namin ng mga questions. Yan po yung link. Nasa description. Ayan, nasa description. I-click lang po ninyo yung subscribe para mapanood ninyo. Next week po, hindi kayo pwedeng manalo pag hindi kayo nag-subscribe sa YouTube channel. So, kinakailangan kayo ay nag-subscribe sa YouTube channel. Okay? Sige. Okay, Kuya Buko, mag-shoutout ka nga. Nakakahalata na ako rito, ha? Okay, shoutout May Mactan Cuevas. Pabati sa kanyang anak, birthday, Nathan Cuevas. Ayan! Karma-karma. Christina Polatan, pa-shoutout. Marisa Chongson, sa mga taga-JM Basa, family Chongson. Rhea Estay, pa-shoutout kay Nanay Dina at Tatay Lando. Juan Balbin Silio, pa-shoutout sa Silio family. Stephanie Apple Aipe, pa-shoutout sa mga taga-Bagong Nayon. Angelina Morales, pa-shoutout daw kay Baby Jane Morales. Marisa Hernandez Junicio, pa-shoutout sa Barangay Panginay Junicio family. Estong Kahukom, pa-shoutout po from Barangay Sabang. Ayan, Nestor Kahukom and yan, family. Mang Nestor, hello po sa inyo dyan. Kuya Buko, pang-syam na trivia question. Ano ba mapapanalunan? Para lang maalala at ma-remind ang ating mga nanonood. Nako, dalawa ang premyo ngayong live natin. Mm-hmm. Yung ating tulong pangkabuhayan galing sa Alaska Corporation. Yung 26 kilos ng Alaska kondensada worth 5,000 pesos. Negosyo, starter kit.
at isang tab ng Ariel sabong panlaba. May Alaska ka na, may sabong panlaba ka pa. Yeah, okay. Galingan nyo na po, last two questions. Kailangan i-share yung live video, o, sa inyong wall. Okay, ang cute nyo pong dalawa, lalo na yung pagbida-bida. Saan yung pagbida-bida? Ay, bida-bida! YouTube! Okay, shout out Donet Batak Angeles. Oh, nanalo na yan eh. Nanalo yan. Rex Medina. Tandaan po ninyo, next week ha, lahat po pwede nang manalo kahit yung mga back nanalo. Back to zero tayo. To zero. Lahat pwedeng manalo ng tulong pangkabuhayan groceries. Groceries. Yan. Okay, tanong. Sa pelikulang Pilipino. Kailangan may feelings. Ha? Okay. May feelings. Anong pelikula at sinong artista? Dalawa po ang sagot ha. Anong pelikula at sinong artista ang nagsabi ng ganitong linya? With feelings. Okay. Ang mundo ay isang malaking kiyapo. Maraming snatcher, maaagawan ka, lumaban ka. No! Oh! Pinapil talaga! Oh, yan. Anong pelikula at sino nga artista? Again. Oh, yan. Okay. Anong pelikula at sinong artista? Ang mundo ay isang malaking kiyapo, maraming snatcher, maaagawan ka, lumaban ka. Alam ko, dinideliver niya yan patungkol sa isang batang babae na nagtatalaga. Yan. At nagtatakot na makuha ng ibang babae ang kanyang asawa. Ay, Deras Alas daw, sabi ni Victoria Mejes. Jan, si Jan Ingal. Vilma Santos. Hindi, ano yun eh. Akala mo lang wala, pero meron. Ellen Tanig Rivera, batang Quiapo, Fernando Po Jr. Hindi po. Uy, may mga tama ng sagot. Oh, John Lloyd daw, one more chance. Eric, ay, bida-bida. Jenny Domingo, batang Quiapo, Maricel Soriano, hindi po. Oh, sabi ni Aliza Toribio, fave kong part yan. Oh, eh, sino yan? At anong pelikula? Anong pelikula? Uy, si Konsi Edwin Bautista. Wow! Tama ka, tingnan ko lang kung nauna ka. Tingnan natin ko si Edwin. Yung mga ganyan, alam niya eh. Mga ganyan ano eh. Yan ang mga nire-review niya. Oo. Okay. Yan. Ba, pati si Enrico Tan, ng Ricos. Ayan, sumasagot. Oo. Belated, happy birthday ha, Enrico, tangkeng ko. Itanong daw natin, nakakailang bida-bida words si Bukal Petra. Pwede, pahula natin yan. Mali yung title, ni Baby Liberato. Pero, sayang. Ulitin. Okay, ulitin natin yung tanong, Kuya Buko. With feelings. Okay, sa pelikulang Pilipino, anong pelikula at sinong artista ang nagsabi ng ganitong linya? Ang mundo ay isang malaking kiyapo. Maraming snatcher. Maaagawan ka. Lumaban ka. No. Ah. Sagot ni Joey Esteves, Julie na magdangal. Love you, babes. Ay, nako. Ang tamang sagot ay... Yan. No Other Woman ni Carmi Martin. Yan. Okay. May sumasagot pa, John Lloyd Cruz. One more chance. Mali. Yan eh. You had me at my worst eh. You had me at my best. Okay. No Other Woman ni Carmi Martin. Ang nanalo, taga-bayan ng Bustos, ginang Marilyn Bernardo. Ang kapatirang Divine Mercy. Uy! Si Apo Kunching ang nunood. Apo Kunching. Si Enrico Tangkengko ng Ricos Pandi, sabi, lahat daw ng Ricos nanonood tuwing Lunes. Eh, baka yan naman. Alam nyo, masarap yung... Halo-halo. At saka yung frozen na sila ngayon eh. Frozen at dinideliver. Ay, yung, sarap yung steak dyan eh. Tsaka yung yung may sabaw. Kuya naman, ano ba yan? Ano nga yun? Hindi. Shabu-shabu, yung shabu-shabu. Shabu-shabu. At saka sisig. Sisig na Ricos. O, libreng promotion niya, Ricos ha. Baka naman. Okay, Kuya Buko. Legal question. From Angeline Ramos. Attorney Buko. Wala po ba nilalabag ang Baliwag Water District sa patuloy na paninihil ng septage fee? Walang katapusang septage fee. Ako ho naniniwala na may nilalabag silang batas. Dahil walang nagbibigay na pahintulot, walang batas na nagbibigay pahintulot na sila ay maninihil. Kaya nga po ito yung kinwestiyon natin. Ako po ang nag-akda niyan ng kapasyahan at pinirmahan na po ng punong bayan. Kapasyahang pinapatigil at kapasyahang
pinapahinto or binibigyan ng kapangyarihan si Mayor na sampahan ng kaso upang ito ipahinto. Yeah. So, hintayin po natin kung ano ang mga susunod na hakbang na gagawin ng ating pamahalaang bayan. Ayan. Yan. Okay. Okay, nanonood din si SK Joko Castro. Hi, SK! Barangay Panginay. Ayan. Balagtas. Josephine Danyas, akala ko po taga-Pandi nanalo. Oh, taga-Bustos, taga-Bustos. Taga-Bustos. Okay, Kuya Buko, panghuling trivia question na. Last question na. Tandaan po ninyo, ito na po ang huling mananalo ng Alaska Condensed Milk Negosyo Starter Kit worth 5,000 pesos. Nagpapasalamat tayo, Kuya Buko, sa Alaska Milk Corporation. Maraming maraming salamat at marami po kaming kababayan na natulungan ng inyong tulong pang kababayan. Yes, Attorney Maria Angela Esquivel, maraming salamat. Mahigit 500 tao ang nabigyan pamilya natin ng Alaska Condensed Milk 26 kilos worth 5,000 pesos. Mahigit 500 tao yan na pwede nang magsimula ng negosyo. Yes. Marami dyan kumikita na, Kuya Buko. Napaikot na nila. At napadalan pa tayo. Maraming salamat sa mga nagpadala. Hindi nyo kailangan magpadala, pero maraming salamat po. Bukod po sa Alaska Condensed Milk na huling linggo na ngayong sponsor natin, yung mga mananalo ngayon, meron pa rin karagdagang premyo, isang tub, no? Isang washing machine. Oo, pakita natin. Isang Ariel. Washing machine. Yan. Ito, ha? Ito. Kasama ng Alaska Milk. May Alaska ka na, may sabong panlaba ka pa. Ito po, courtesy ni Tita Emily Ibasco. 10 ganto ang kanyang ibinigay bilang papremyo ngayon, sponsor natin niya. Maraming salamat, Tita Emily Ibasco. Yan. Last question na. Last question. Last trivia question. Galingan nyo na po, ha? Galingan na natin ang tanong. Okay, bilis-bilis ang sumagot. At kailangan nakashare po itong live video sa inyong wall. Okay, para po may chance kayong manalo, share nyo na po. Okay, tanong. Sa mga tawag natin, sa mga kamag-anak nating Bulakenyo, yan. Kung ang bayaw ay katambal ng hipag. Okay, bayaw, hipag. Okay. Diba? Pag lalaki, bayaw. Pag babae, hipag. Ano naman ang katambal ng inso? Sa atin kasi ang katambal ng bayaw, berhel. Okay. Ano ang katambal ng inso? Inso. Okay. Bilas daw ba? Naku, hindi. May mga sumasagot na. Yan. Ang sagot ng isa, inse. Inso, kapatid ni inse. Okay. Sa mga tawag natin, sa mga kamag-anak nating Bulakenyo, kung ang bayaw ay, ang katambal niya ay hipag, ano naman ang katambal ng inso? Yan. So, bayaw, hipag, inso, black. So, marami ho kayong matututunan dito. Correct. Tulad ng mga inso. Ano ba yung inso? Ano ba yung katambal ng inso? Kanina, yung siste. Sitse. Di ba? Sitse. Pang-apat pala na ate yun. May pang-apat mula sa ate. Mula sa ate. Ate, ditse, sanse, sitse. Yes. So, ito naman ngayon. Ayan. So, bayaw, ipag, inso, ayan, black. Okay. Okay. Ano ang katambal ng inso? Si Tita Cora, tama sagot. Tita Sally. Alam, marami tayong ganyan. Tita Cora, ano, Tita Sally. Si Masi, ang sagot niya, ingkong. Ingkong. Nabubulunan ako sa'yo, Ate Masi, ah. Okay, sagutin na natin, Kuya Buko. Okay. Ulitin natin, sa mga tawag natin, sa mga kamag-anak nating Bulakenyo, kung ang bayaw ay katambal ng hipag, ano naman ang katambal ng inso? Sabi ni Janjan Ingal, ang alam ko lang, insenso. Ay, bida-bida! Ang tamang sagot po ay shaho! 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 Sino yung mga shaho natin, Kuya? Shahong Maeng. Yan. Kapa-asawa ni Diching Konseng. Hello, Ninang Candy, Jacobizen. Yan. Okay. Si Inang, inso. Ang pala namin ay inso. Okay, ay, bida-bida si Tito Tarns. Okay, ang tamang sagot, shaho. Shaho, alam niyo ba yan? Sa Pilipino, Bulakenyo. Ang nakasagot ay taga-bayan ng Bukawe. Wow! Wala pa. Ginang Glezy Sakdalan Espiritu. Congratulations! Adyo
Diyan po nagkatapos ang aming FB Live. Maraming salamat po, Kuya Buko. Yes! Abangan po ninyo sa Lunes ulit, alas 2 ng hapon, ang susunod nating FB Live dito sa programang Itanong Mo kay Buko. Pwede kayong magtanong ng mga usaping legal at may chance pa kayong manalo ng grocery kabuhayan packing. Yan! 10 tanong sa trivia questions pag nahulaan nyo next week. Meron kayong pangkabuhayan grocery package. Muli, pag meron kayong katanungan sa usaping legal, dito nyo lang po yan malalaman ng kasagutan. Itanong mo kay Buko. Maraming salamat po!